So, dito na yung kukunin nating bike. For sure, alam ko naman magugustuhan yan. Choosy pa ba kayo? H2 yan. Utang ina. Grabe ang putik. Ay, babato ang putang. Shit. Wagon oh. Ang wild lang nitong H2. Sobrang wild. Tulas. So, done deal na yung ano, sa 10, sa 10 R2 eh. Yung mga get over, no? Sa H2. Comment down below what you think, ah. Siyempre, importante pa rin ang say nyo dito kasi part naman kayo ng journey natin. Sa mga bashers, magpakilam sa inyo. Charot. So, konting celebration lang. Siyempre, tandaan nyo, pagka may kailangan kayo celebrate, ano yan, Jollibee. Di ba, baby? No? Sama pa rin natin si Jet. Yan. Ang dami kinakwento ko na kinakwento mo ngayon. Ang dami mo na nakikita ang motor sa atin. Nakita mo, ano? Ano yung una nakita mo? R1. Tapos, 10R. Tapos, ngayon naman, H2. First time mo makakita sa personal ng H2. H2, ha? Diba? Kahit nung R1, first time lang din. Diba? Nakikita ko lang sa daan, pero yung mas mumahawa. Mabait ang taon to eh. Diba? Siyempre sasabihin mo mabait pag nandiyan sa harap mo. What is up, Brokey? Storky here, and again, we are back with another video. Yan. Kasama natin si Allen. Mayroon muna, Allen. Nakabailom ka pa. So, pipikapin na natin yung motor. Diba? Excited ba kayo? For sure, napanood nyo yung last video. May pagkaan eh. May paatat na ano eh. Bandang dulo pagkabenta ng 10R, diba? Pero... ngayon makikita niya na kung ano. For, siguro yung iba, mauhulaan kung ano rin naman yung kukunin natin. Diba? Marami na namang madi-disappoint for sure. So, samahan niyo ako today. And yun lang, if you're not yet subscribed to the channel, make sure to subscribe and hit that bell button. Then, syempre, and if ever we have new uploads, ma-inform kayo agad. Don't forget to like us on Instagram, Facebook, and TikTok din, syempre. Yun yung pambayad natin. Kakatakot lang kasi bumomotor lang kami. Kasong traffic din naman kasi. So, risk na lang. Let's go! Tayo, nakatakot na pala umangkas ngayon, ano? Hanggat hindi dumidikit, isingit mo. So, what is up, brokies? Pumipiyok pa. Latang excited, eh, no? So, dito na yung kukunin nating bike. For sure, alam ko naman magugustuhan niyan. Choosy pa ba kayo? H2 yan. So, kasama natin si Brother Carl. Thank you very much sa ano. Carl, no? Sa malupit na deal. Diba? So, ito na yung papalit natin sa ZX. Siguro, mga ano tayo. Mga ilang months. Yeah. Ayan siya. So, 2,200 yung bike. Yung Odo niya. Sobrang fresh, 2015 na Kawasaki H2. Ayos, di ba? Ayos ba? Ibang H, nakarap siya. Kung titignan nyo, medyo nakarap lang siya. Pero naka H2R na exhaust, tail tie D10, yun lang naman ang pinalitan niya. Pero sobrang fresh yung bike, kaya kinuha na rin natin kagad talaga.
Again, big shout out kay Carl for the great deal. So yun, kita-kits tayo sa daan. I hope you like the bike. Comment down below what you think. So et ang ano lang dito sa H2, syempre may kabigatan siya compared sa 10R. Hindi siya yung 10R kasi parang nasa 200 kilos lang ata, 200 plus. Ito nasa 230. Yung thank you brother, dinata istorbohin. Salamat. Okay na yung pera na ano niya. Bro, thank you ha. Tangina. Parang itatapon. Ayun lang oh. Ramdam mo yung bigat niya pag kaliliko ka. Di ba? Sa 10R parang wala lang eh. Putang ina. Grabe ang putik. Ay, babato ang putang. Shit. Hindi ko alam kung makakapag-ship ako ng gear dito ah. Pero ako nakapag-drive, sabi ko kanina, nakapag-drive na ako ng ano, 'di ba, ng H2. Ramdam mo talaga yung bigat niya compared sa ano, sa 10R and other motorcycle, 'di ba? So what's up? Ang inang iingay ang putik. Paano pa kaya pag nilagyan natin ng SC project to? Hindi siya katulad ng 10R na tame. Ito parang R1, putik, konting pitik mo sa throttle, tatapong ka agad. So di ko alam kung matutuwa ako dun or ano. Kuha ka no? Kalunod ang putik. Mga pang long drive lang to. Malabong ipang city-city ko to, nakakapagod. Shout out kay John Paul, oh. Nakita tayo. Unang-unang bro, kinakita ng motor. Huwag mo na maingay, ha? Yeah. Ay, sorry. Guys. Baba ng minor ata eh. Pag nagyo neutral ako, namamatay eh. Ilang RPM? 1,000? Baba ano? 1,000 baba. Baba. Kaya nga eh. Oh, mamatay. Ano ba ang kinuha mo? 2,000. Oh, bata pa. Kaya nga kinuha ko na eh. Okay brother. Namamatayan ako. Sobrang baba na minor niya. Pa-check na lang natin pagka ano. Shoutout sa mga brokies na nakakita sa atin. At nakikilala pa rin tayo kahit iba yung motor ano? Ang galing. So solid yung mga suporta natin, sumusuporta sa atin dyan. And we are back. So we are here at Kawasaki Crib. Shoutout. So ito yung motor. Natapos na siya. So 2 weeks tayong natenga sa ano, natenga to yung motor sa Kawasaki. May pinalitan na fuel injector. Pero here's the bike, 2000 mileage. Hindi siya gamit in short. Diba? So medyo parang natuyuan ng gasolina ata.
So yun yung eksena. But all in all, chinek naman yung bike, okay na okay. May mga slight issue lang sa fuel injector na kailangan pang ayusin, pero papakiramdaman naman natin. Ang bigat talaga ito. Napakabigat. Thank you. Tangina mo, dulas. Gago ka, dumudulas ah. Tikpa tayo madulas, mga brokies. My God. Nangyari. Ata yung quick shifter. So kung napanood yung earlier clips, ang naging issue ko talaga dito, namamatay. Kunwari, diba yan, naka-primera na lang ako, mamamatay na siya dyan. Putang ina mo, namamatay pa rin. Mamatay pa rin. Namamatay pa rin, mga brokies. Ulitin lang natin yung naging issue natin dito sa motor. Pagka tipong bumitaw ka na sa gas, namamatay siya. So yun, pinacheck naman natin sa kanila, pinalitan nila yung dalawang fuel injector, kaso hindi nila tinest drive eh. Kasi doon mo malalaman minsan pag umiinit yung motor, tsaka siya namamatay. Kasi kunwari yan, o diba, ginagasan ko, wala namang problema eh. Pagka umabot ako sa idling stage na, ang wild lang nitong H2, putang. Sobrang wild. Hindi ko alam kung nakapatay yung ano, hindi nagko-quick shift. Patay ata. So we are back. So quick walk around lang tayo doon sa motor, no. Again, kung nakita nyo kanina, namamatay-matay siya. Ewan ko, sa fuel injector pa rin ata, baka need palitan yung iba. So pero pinacheck ko naman yung ibang parts ng motor, wala namang issue. It's just that yun nga, sa fuel injector, since na-stuck siya. Parang ang tawag doon, parang barado na, ewan, hindi ko na alam. Pero yon, so this is a Kawasaki H2 na 2015 model. 2,000 lang yung tinatakbo niya. Hindi naman siya pineke or kung ano man. Diba? Which is good. So big shoutout pa rin sa kay Carl yung pinagbilan natin. Talaga na-stuck lang yung motor. Kasi parang ito kay Carl, since na-opera, yung pinagbilan ko, na-operahan siya. So technically, hindi niya talaga magamit yung motor. Pero yun, naka-wrap to. Hindi lang mahabol yung parang chrome black, pero baka tatanggalin natin para check natin, i-check natin kung ano yung kulay talaga niya. Yung kung may mga gasgas or may kailangan tayong i-repair or what. So naka H2R siya na ano, na exhaust. Ayan. Tapos others, stock naman siya, naka Brembo brakes, single swing arm, naka tail tidy. Ayan. Ay, di. Usag lang. Yeah. So, yan yung motor. Ano pa ba?
So overall yung bike kasi tayo pa, pa kumbaga parang ito eh ano eh no, parang ano siya eh. Literal na for keeps eh pag maayos natin. Actually, yun lang naman problema yung ewan ko papa-check din naman natin paulit. Sobrang lakas lang ng bike as in sobrang lakas. Para itatapon na ewan. Kita niyo naman ngayon na pag alis ko, 'di ba? Kawasaki, ewan ko bigla dumulas yung gulong. Ito, yan yung clip po. Ulitin natin. Tang ina mo, dulas. Di ba? Tanga-tanga, no? Ganda-ganda rin ng ano niya, sliders niya. Siyempre, may mga babaguhin tayo dyan. So, abangan nyo. Tapusin lang muna natin yung issue niya kasi hirap ano eh, gamitin ng alam yun, kakabaka-baka. Right. Pero yun lang naman, fuel injector lang. So tignan natin kung anong paano galaw natin dun. If you're gonna ask me anong difference niya sa Tenna, syempre definitely yung power. Excuse. Yung power nito sobrang lakas. As I've mentioned, diba? May kabigatan siya. Parang ang weight kasi nito parang sa 230 kilos versus 200 something lang sa 10R eh. So yun, malaking factor siya. So if you're gonna use it for city ride, mahirap kasi para itatapon tapos medyo may kabigatan siya lalo na pag syempre pag mabagal, 'di ba? Pero overall kasi ito yung unang nilabas na hindi technically una. Kumbaga yung sa generation natin, ito yung unang nilabas na supercharge eh. Correct me if I'm wrong, 'di ba? So if aayusin natin yan lahat, 'di ba? Yun lang naman yung issue niya talaga and it's really not a big deal naman kasi nga gets eh, na-stuck yung motor eh. Hindi nagamit, 'di ba? So, yun. Samahan niyo ako sa ating journey dito sa bagong motor natin and appreciate the support mga brokies. For sure naman maraming mga gusto sa H2. Kilala nyo rin naman ako, pabago-bago isip natin, pero gusto ko sana for keeps to kung kaya, di ba? Sana, let's see, let's see. So, yun lang.